Kaya mga kabakal, ito naman ay 5 to sa pagkita sa inyo kung paano wewindingin yung 5 na naka 45 degrees siya. So sa mga baguhan na welder, pakita sa inyo kung paano ang tamang position ng pagwinding ng 5. Mayroon siyang ribbon at saka kailangan ng penetration niyan na kakapit yung welding din natin sa ilalim. Yan, ito po yung pipe na gagamitin natin sa itong pag-welding, di ba? Mayroon siyang clearance. Tawag niyan sa mga welder na nakakaalam nitong clearance niya. Ayan po yung tawag na bevel sa mga hindi pa nakakaalam. Ito yung sinasabi ko na sa ilalim, tingnan yung ilalim yung mga kabakal. Kailangan yung penetration natin, ang pagka-welding natin ng first pass ay pumapasok yan sa ilalim kailangan. Kasi yun ang pinaka-importante sa mga hindi pa nakakaalam na hindi mga welder. At ito yung importante sa lahat pag pipe ang wini-welding natin. Mayroon siyang penetration sa ilalim. Ibig sabihin, mayroon siyang hinang. Yan, kaganyan. No? Nakikita natin yung hinang niya sa ilalim. Bumubukol yung hinang niya. Kasi hindi basta-basta na welder ka ng pipe. Sa totoo lang mga kabakal, kasi yan ang isa sa mahirap na wewildingin. Sa lahat ng mga welder, alam nila yan. Kasi ang kailangan dyan ay penetration. Pag walang penetration yan, kung saan ka mag-apply, kung mag-treat test ka ng ganito, pagsaka. Ang welding run pa rin natin ng gamit natin dyan ay 60 tin na 2mm ang penetration yan. So, yun po yung importante niya na magkaroon siya. O yan, tingnan niyo yung penetration na welding niya, yung ilalim, kailangan mahinang yung pinakailalim ng pipe. Sa lahat ng mga bago dyan, mag-apply ng pipe welder, lalo na dito sa ibang bansa, ganyan po yung treatise dito. Yan o. So, first pass, second pass, yan. So, second pass. Tignan nyo yung takbo ng welding rod sa second pass. Ganyan po. Dapat paakyat. So, ganun siya. But sa pagiging welder, hindi lang hinang tayo ng hinang. Mayroon niyang kung paano ang ating takbo ng ating welding rod. No? Hindi yung hinang lang tayo ng hinang. Kagaya niya. May yung welding rod natin, may ano siya, may pattern siya kung ano ang pattern na takbuhin. Dapat hindi lumalagpas dyan sa bawat corner, laro na kung second pass. Dapat hindi lumalagpas sa bawat corner yung ating welding rod. Sa mga welder na ng pipe, alam nila to. Sa mga bago lang ito, disclaimer na, sa mga bago lang itong video ko na ipinapakita. Sa mga hindi pa naka-experience ng pag-welding testing ng pipe, lalo na kung nag-apply kayo. Lalo na pag ibang bansa, ito po yung required talaga. Kung di man kayo naka-treatise dyan sa Pilipinas, mag-aaral na kayo kasi ito yung treatise dito sa abroad. Kasi dumating ako rito, ganyan. Ay, sabi ko sa inyo, unang testing ko ng pipe ng ganyan dito sa abroad, pumagsak ako. Kaya sabi ko, hindi basta-basta na nag-treatise na lang ako noon, istal ako ng natuto eh. Ay, pagdating ko rito ay okay na. Yung pala ay kailangan pumasa ka sa treat test dito. Kasi kung hindi ka papasa sa treat test dito, posibilidad na una, awiin ka sa Pilipinas. Pangalawa, hindi ka makakuha ng lisensya. Kasi ang mga welder dito sa ibang bansa, lalo na pag-aramco yung mga project dito, kailangan may lisensya ka as a welder dito sa Saudi. So kung wala kang ganun na welder in apply mo, bumagsak ka, di ka nagkaroon ng lisensya na pagiging welder, ang mangyari sa'yo, kung magkano yung offer sa'yo dyan sa Pilipinas, bababaan nila yun. Uuwi ka o matatanggapin mo yung offer namin. Ganun na magiging kasunduan nyo sa kumpanya. So dapat dito dyan sa Pilipinas pa lang kayo, kung yung mga bago pa lang nag-apply ng welder, ay dapat malaman nyo na itong pagiging pipe welder, kasi di ba sa basa pagiging pipe welder, lalo na pag dito sa ibang bansa.
Kasi ang mga welding-welding natin dito ay mga delikado na kagaya ng mga nasa gas plant na mga pipeline. Yan, mahirap yan. Kasi pag bumagsak ang inyong pag-welding dyan, maaari ang kumpanya nyo ay iti-terminate yung project. No? Mahirap yun. Nakasalalay sa inyo yung kumpanya. Dahil sa pag bumagsak kayo doon sa inyong mini-welding, then magkano ang malaking pipe, sa malaking pipe niya, mga kabakal. So, laki. Kung yan ay bumagsak yan doon sa X-ray, lahat ng mga pipe dito ay na-X-ray yan, ay maaari minsan nakaltas sa kumpanya or doon sa welder. Yan ang iingatan natin kung magiging pipe welder tayo dito sa ibang bansa. Dapat ay makabisado talaga natin pagiging pipe welder. Bagay, ganun din ako eh. Hindi naman ako nagmamarunong talagang noong una ako nagtitesting dyan dito sa Saudi. Bumagsak ako nung unang test ko dyan. Di ako mapasa. Kasi ang alam ko lang na nagbibili ako ng pipe sa tista. So, iba naman sa tista pag nasa actual ka na eh. Makikita mo yung pag-actual na kung talagang paano mo i-apply yung natuturan mo. Iba talaga kung doon sa magtatanong ka doon sa mga matagal nang may experience na nagpa-pipe welder. Kaysa dyan sa tista lang tayo natuto, para sa akin, iba talaga. So, ayan mga kabakal, tapos na. Yan po yung kinakalabasan ng pipe na wini-welding. Nakikita natin, yan ang basado yan kung in-X-ray yan. Lahat ng mga pipe, tandaan nyo na dito sa Saudi, in-X-ray yan pag kayo nag-welding ng pipe. Lalo na pag mga nasa gas plant na. O kaya sa mga pang tubig na pipe. Yan. In-X-ray lahat yan. Basta pipe dito sa Aramco na project. In-X-ray yan. So yan lang po mga kabakal at sana may natutunan kayo sa ating pong video ngayon ay pinapakita. At yun yung penetration sa ilalim. Nakikita nyo penetration niya. Welding na welding yung ilalim. So yun lang po mga kabakal. At God bless us all.